Magandang araw mga bata! Welcome sa ating bagong aralin! Ako nga pala si Teacher Frel, ang inyong guro sa Kindergarten, Quarter 3, Week 2. Sa araw na ito ay ating pag-aaralan ang tungkol sa iba't ibang lugar sa komunidad. Mga bata, ihanda nyo na ang inyong mga tenga at ang inyong mga mata sa pakikinig at panonood ng araling ito. Ito ay isang komunidad kung saan ako nakatira. Dito sa aking komunidad ay mapayapa at maayos. Marami akong mga kaibigan dito. Masaya kaming naninirahan sa isang magandang komunidad. Narito ang iba't ibang lugar sa komunidad. Ito ay tahanan. Dito ay masayang naninirahan ang buong pamilya. Ito naman ay paaralan. Dito ay natututo tayo ng maraming aralin gaya ng pagbabasa, pagsusulat at pagbibilang. Ito naman ay palengke. Dito tayo namimili ng mga sariwang pagkain gaya ng karne, isda, gulay, prutas at iba pang pangangailangan ng pamilya. Ito naman ay ospital. Dito tayo nagpapakonsulta tungkol sa ating kalusugan at dito rin ginagamot ang mga may karamdaman at nasugatan. Ito naman ay istasyon ng pulis. Dito tayo humihingi ng tulong kapag may masamang taong nanakit sa atin. Ito naman ay istasyon ng bumbero. Dito tayo humihingi ng tulong kapag may nasusunugan. Ito naman ay panaderya. Dito tayo maaaring makabili ng tinapay, cookies at cake. Ito naman ay butika. Dito tayo makabibili ng gamot, bitamina at iba pang kailangan pang kalusugan. Ito naman ay barbershop. Dito nagpapagupit ng buhok ang mga kalalakihan. Ito naman ay beauty salon. Dito naman nagpapagupit at nagpapaayos ng buhok at mukha ang mga kababaihan. Ito naman ay bangko. Dito tayo nag-iipon at nagtatabi ng ating pera. Ito naman ay restaurant o fast food. Dito tayo nakakabili at nakakakain ng mga espesyal na pagkain. Ito naman ay post office. Dito tayo kumukuha at nagpapadala ng sulat at packages. Ito naman ay mall. Dito tayo namimili ng mga damit, sapatos at mga gamit. Nakakapamasyal at nakakapagsaya rin tayo dito. Ito naman ay parke. Dito tayo nakakapamasyal, nag-e-ehersisyo, nakakapaglaro at nakakapagsaya. Ito naman ay gasolinahan. Dito maaaring makapagpalagay ng gasolina para sa ating sasakyan. Ito naman ay talyer. Dito maaaring ipagawa o ipaayos ang ating nasirang sasakyan. At ang panghuli ay simbahan. Dito tayo nananambahan upang makapakinig ng salita ng Diyos at makapag-aral tungkol sa Biblia. Ang mga iyan ay ang iba't ibang lugar sa komunidad. Ngayon alam mo na kung ano ang iba't ibang lugar sa ating komunidad. Ngayon naman ay magsulit tayo. Piliin natin ang tamang larawan kung saan sa mga lugar sa komunidad ginagawa ang mga sumusunod na sitwasyon. Handa na ba kayo?
Una, gusto mong bumili ng damit at sapatos. Saan ka dapat pumunta? Sa simbahan? Sa mall? Magaling! Ang tamang sagot ay mall. Dito ay maaari tayong makabili ng damit at sapatos. Sumunod! Gusto mong kumain ng espesyal na pagkain. Saan ka dapat pumunta? Sa restaurant? O sa bangko? Magaling! Ang tamang sagot ay restaurant. Sa restaurant ay maaari tayong makakain ng espesyal na pagkain. Pangatlo, gusto mong bumili ng tinapay. Saan ka dapat pumunta? Sa panaderya? O sa talyer? Magaling! Maaari tayong makabili ng tinapay sa panaderya. Pang-apat, gusto ni nanay bumili ng sariwang isda. Saan dapat pumunta si nanay? Sa istasyon ng bumbero? O sa palengke? Magaling! Ang tamang sagot ay palengke. Dito ay maaari tayong makabili ng sariwang isda. Panglima, gusto mong mag-ipon ng pera. Saan ka dapat pumunta? Sa bangko? O sa butika? Magaling! Maaari tayong mag-ipon ng pera sa bangko. Pang-anim, may sunog sa inyong komunidad. Saan ka dapat tumawag? Sa ospital? O sa istasyon ng bumbero? Magaling! Kapag may sunog, maaari tayong humingi ng tulong sa istasyon ng bumbero. Pangpito, gusto mo mag-aral, bumasa at sumulat. Saan ka dapat pumunta? Sa paaralan? O sa panaderya? Magaling! Ang tamang sagot ay paaralan. Dito ay maaari tayong matutong bumasa at sumulat. Pangwalo, ikaw ay may sakit at gusto mong magpatingin sa doktor. Saan ka dapat pumunta? Sa gasolinahan? O sa ospital? Magaling! Kapag may sakit ka, maaari kang pumunta sa ospital. Pangsyam, kaunti na lamang ang gasolina ng inyong sasakyan. Saan kayo dapat pumunta? Sa gasolinahan? O sa panaderya? Magaling! Maaari kang magpagasolina ng sasakyan sa gasolinahan. Pangsampu, nais mong bumili ng bitamina. Saan ka dapat pumunta? Sa istasyon ng pulis? O sa butika? Magaling! Ang tamang sagot ay butika. Dito ay maaari kang bumili ng bitamina at gamot. Muli mga bata, balikan natin ang iba't ibang lugar sa komunidad. Ang iba't ibang lugar sa komunidad ay tahanan, paaralan, palengke, ospital, istasyon ng pulis, panaderya,
butika, barbershop, beauty salon, bangko, restaurant o fast food, post office, mall, parke, gasolinahan, talyer, at ang panghuli ay simbahan. Ito ang iba't ibang lugar sa ating komunidad. Muli mga bata, ang ating aralin sa araw na ito ay tungkol sa iba't ibang lugar sa komunidad. Mga bata, sana ay naibigan niyo ang ating aralin. Hanggang sa muli nating pag-aaral, paalam mga bata!